Hello guys, welcome back po sa aking channel. Ngayon po gagawa po tayo ng mango pickle o kaya burong mangga. Madali lang pong gawin nito. Ang pasangka po natin ay dalawang malaking mangga, mga isang kilo po to, sugar, isang cup, and then black pepper, and then chili, red chili. Pwede rin po kayong gumamit ng chili flakes kung mayroon po kayong chili flakes. Pero mas maganda pong ito po yung gagamitin natin para masyadong mas maganda ang anghang. So, simulan po natin balatan yung mangga. Ayan lang. Oh, sinok na pala. So, babalatan lang po natin. Medyo hinog na pala yung mangga. Pero, di bali, gagawin na lang po natin ito. Pero, mas masarap sana kung medyo hilaw pa. Yung green pa ang ano niya. Ayan lang po, balatan natin. Po siya, matapos po natin hugasan at kailangan po natin punasan o dry up siya ng ano para matanggal po yung tubig niya. So ganito lang po ang gagawin natin, hiwa-hiwain po lang natin siya ng ganito. Tapos ganito yung paghiwa. Tapos pag medyo makapal pa, hahatiin po natin ng ganyan para ganito po siya yung ano niya, size niya. Masarap kasi yung may na ano ka na nguya na laman ng mangga. Pag na-fermented po siya, masarap po siyang kainin, lalo na pag yung ulam po natin ay yung mga prito. Like yung mga pritong mga karne, mga baboy, o mga isda. Masarap po i-partner. Subukan po niyong gawin sa bahay niyo at matitikman niyo kung paano yung paggawa. Ngayon lang, tanggalin po natin ang laman. Sayang din. Ganyan lang. So, ganyan lang yung paghiwa. Hiwain yung ganyan. Po ang na-prepare nating mangga. So, sisimulan po natin mag-fermented na. So, una sa lahat, ito po yung asin na gagamitin natin. Dalawang kutsara lang po to. Ihahalo natin. Tapos, haluin po natin siya hanggang sa magtubig po siya. Kasi po yung mangga, asin po, makakatulong po siya sa pagtanggal ng pagtubig-tubig. Maglalabas po yung ano niya, katas niya. Para yung katas niya, siya po yung mag-ferment po sa kanya. Ganyan lang. Lawin natin siya ng mabuti. Tapos, pwede na po natin ilagay ang bawang. Ito po, ganito po ang paggayat. Ganyan po para pag na-fermented po ito, pwede din po natin siyang kainin. At ang sili naman, ganito po ang paggayat. Kung maliliit lang siya. Tapos, yung sugar.
isang cup po to. Ganyan lang po kadali ang paggawa ng burong mangga. Ganyan lang, haluin mo siya ng haluin. Hanggang sa magtubig-tubig siya. Ito po siya, nagtutubig-tubig na po siya. So, pwede na po natin lagyan siya ng bell pepper. Pampalasa po siya. Ayan. Ganyan lang kadali ang paggawa ng mango pickle. Ganyan lang. Tapos, pwede na natin siyang ilagay sa ating jar. Tapos siya, ilagay natin siya ng maayos sa jar. Gagamit tayo ng tong para mas madali. Pwede po natin siyang i-reserve ng matagal. O kaya, ako kasi pag gumagawa po ako, hindi po ako naabutan ng ilang araw kasi naubos ko agad. Sobrang katakawan. Ganyan lang po. Natin ng chili. Ganyan lang. Ayan po, kinalabasan. Paggawa po tayo ng... Tapos, ilagyan po natin ng sabaw niya. At siya, yung sabaw ang magpipermented sa kanya. Ayan. Ayan lang po. Ito po siya yung natapos natin. Nakadalawang jar din po tayo. So, ito po yung kinalabasan ng ating ginawa. I hope po na may natutunan po kayo sa paggawa ng burong mangga o pickle mango. Salamat po ng marami. Please subscribe my channel and like and share po para sa susunod na aking video. Salamat po ng marami. God bless you po.